okay lang sa inyo, matatakot kayo ng konti. Kasi naka, sinisigurado kong titindigan yung mga balahibo. Oo. Hindi naman to ganun kahaba. Hindi naman ganito kahaba, pero I'll make sure na, alam niyo na, natitindigan ninyong mga balahibo, sir. Teka, kukunin ko lang yung mga kailangan. Teka. Habang ating piniprepare, sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo. Kasi madami nagre-request eh. Madami nagre-request na kung meron daw akong kwentong kababalaghan. Yung sa akin kasi meron naman, meron. Pero hindi naman sobrang ganun na nakakatakot. Oo, pero meron akong alam kasi naikwento sa akin. At experience talaga ng aking lolo. Oo. Teka, hanapin ko muna ah. Kailangan kasi natin ng mga para ma-imagine nyo eh. Teka, wala kang makita eh. Hindi. Teka, wala talaga akong makita. Na picture. Paano ko ba ito makikita? Ito. Ayan, isa-save ko lang para habang nagkakwento tayo, ma-ano nyo. Tapos, yan. Save ko lang ah. Ang dami ko nang nasave. Pero gusto nyo mga ituloy natin kasi hindi ko kasi may kukwento kanina. Habang tayo ay naglalaro kasi alam nyo na mas malaki ang chance na ating na tayo ay matalo. Pero sabihin nyo lang, ayan na. Sige, haba ng intro mo ka pa. Hindi intro yun. Ito yung kwento kasi alam nyo naman si Papa. Alam nyo naman si Lolo, oo, nung kanyang kabataan, ito yung base sa kanyang true to life story. Pero kasi medyo maselan ang mga kwento na to kasi maaaring hindi ko alam kung may mga naka-experience na sa inyo nito. Pero kasi nung bata ang lolo ko, isa siya sa mga pinakasikat sa kanyang eskwelahan. Oo, napakabait talaga ng lolo kong yun. Lahat mapagbigay, pati sa mga kapwa kaklase niya, lahat ng mga matatanda, lahat ng mga taong kanyang nakakasalamuha ay iisa lang. Kasi napakabait naman talaga ng lolo kong yun. Si lolo na yun ay isa siya sa mga pinakasikat at pinakakilala yan na sakristan. Ayan si lolo. Si lolo yan, isa siyang sakristan. Oo. Napakabait niyan. Masayahin niyan si Lolo. Napaka down to earth. Paano ba? Kung maiyahin tulad siya sa isang palabas, parang Santino. Para siyang si Santino. Oo. Para siya sa isang... Isa siya si Santino. Tapos, siyempre, dahil sa Kristen siya, may mga... Teka. Dapat kasi may ano to eh. Ayan, para siyang si Santino. Tapos, siyempre, makikinig tayo ng... Ayan. Naririnig niyo ba? Ayan. Para medyo... Kabahan naman kayo ng konti. Oo. Si Lolo dati, kahit napakabait niya, lagi siyang mga kapitbahay nila. Sila yung puntahan. Oo. Kunwari, may mga sakit, magpapatulong. Si Lolo lagi, yung pinupuntahan. Oo. Pinupuntahan siya. Kinakausap siya ng mga kapitbahay niya. Oo. Isang araw, si Lolo ay may na-experience. Biglang may pumunta sa kanyang matanda doon sa loob ng simbahan. Sabi sa kanya, Apo, hindi naririnig ni Lolo. Naka-headphones kasi. Medyo ko lang. Wala pang headphones. Sabi sa kanya, Apo, dali-dali naman pumunta si Lolo. Ano yun, Lola? Sabi, Ang tugon ni Lolo. Yun yung mga nasabi niya. Afternoon, pwede mo ba akong tulungan? Yun yung mga nakwento sa akin ni Lolo. Nagpapatulong yung matanda kasi
yung anak niya daw ay na-possess. Na-possess siya. Na-possess. Oo. Alam niyo yung na-possess? Hindi niyo alam yung na-possess? Yung pagka... yung pipicturean ka. Possess. Walang horror na tumatawa. Sorry na natawa kasi ko. Sige. Bawal palang tumawa. Sorry. Sorry, Sarah. Tapos, siyempre, isang araw, yun nga, dumating nga yung lolo. Apo, tulungan nga daw siya. Yung anak niya pala ay nasapian. Hindi ako naniniwala personally sa mga sapi-sapi. Eh, since yung lolo ko, yung mismong naka-experience nun, hanggang ngayon, naniniwala ko, yung lahat ng mga sinasapian, totoo yun, para sa akin ha, para sa akin. I-respect ko lahat ng mga pinapaniwalaan nyo, pero para sa akin, totoo yun. Tapos, ayun na nga, si lolo dahil napakabuti niya, sabi ko, handa siyang tumulong kahit saan, hanggang sa mga nangangailangan, kahit kaninong mga nangangailangan. Eh, dali-dali siyang pumunta dun sa mga isa, dun sa mga, di ba sa bawat, kasi sa bawat may mga, bawat mga simbahan, eh may mga pari yan, sir. May mga pari eh, di ba? May mga pari. Ngayon, yung paring yun, eh nakakatakot na yung tunog, sir. Di ba, kinikilabutan ako, pinakuwento ko pa lang. Kinikilabutan ako, sir. Oo. Yung paring yun, napakabait, para niya ng tatay. Siya'y nag-aalaga, siya'y nagpapakain sa kanya, kay lolo. Pero nandun pa rin naman yung mga magulang ni Lolo Tola. Eh, mas malagi lang siya nasa simbahan kasi nga, sa Kristen siya, tumutulong siya kay Father. Oo, tumutulong siya. Tapos, yung paring yun, si Father Brother Brasher. Hindi. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan ni Father eh. Oo. Nakalimutan ko yung pangalan ni Father. Tapos, ang nangyari nung tinawag niya si Father. Father na lang ang pangalan, Father. Kasi hindi natin alam yung... Nakalimutan ko talaga eh. Ito si Father. Ayan, si Father. Si Father, hindi niya tuloy na pangalan. Tapos, dali-dali. Sinabi niya na, Father, meron tayong kailangan tulungan kasi yung matanda, eh, humihingi sa akin ng tulong at yung kanyang kailangan ng bas-bas niyo. Kasi ganun yung mga noong araw eh. Yung mga bas-bas eh. Yung mga bas-bas ang kailangan. So, syempre, si Father bilang isang napakabait din. Dali-dali silang sagay. Sige, mag-impake ka. Tara. Sandaw ba? Tapos ngayon, sinabi yung lugar. Yung lugar kasi dito dati sa bayan ng Matatapang, ang kinakwento ni Lolo, eh, wala pang mga kalsadang ganyan. Wala pang mga... Hindi pa patag yung mga ganyan eh. Oo, hindi pa patag. So, ang ginawa ni Lolo, eh, pinagbihis niya si Lolo. Sabi ni Father magbihis siya, tapos dali-dali sila. Nung sinabi ng matanda kung saan yung pupuntahan nila, eh sabi ni Father, ha? Napakalayo nun. Napakalayo naman talaga eh. Napakalayo, parang ilang bundok ang kanilang tatawirin bago sila makapunta doon. Siguro kung babiyahe sila ng ngayon ng madaling araw, eh siguro mga hapon pa silang makakarating. Pero kailangan nilang magmadali kasi yung mismong anak nung matanda, eh ano na, yung parang alam niyo na, yung parang sobrang hindi na nila talaga makontrol. Kahit sino na lang binubugbog, sinusuntok, at ang ginawa daw nila, tinali nila, tapos magana raw yung mata. Kung makikita mo nga daw, nakakatakot daw talaga yung itsura ng matanda. Ay, nung matanda, nung anak nung matanda, sir. So, yun na nga, bumiyahe si Lolo at saka si Father gamit eto. Teka. Gamit yan kasi wala pang mga kotse nung araw eh. Oo. Eto, sa mga hindi pa nakakaalam, eto ang pangunahing transportasyon nung araw gamit ang kalesa. Oo. Kalesa yan, sir. Tapos, syempre, bumiyahe sila. Kasi ano yun eh? Gabi na yun ang pumunta yung matanda eh. Gabi na yun yung pumunta yung matanda dun sa kanila. So, sinama nila. Nagbiyahe. Biruin nyo ah, sa layo nun, nilakad lang nung matanda, papunta dun sa bahay nila, hanggang dun sa church nila, Father, dun sa may simbahan nila, Father. Eh sila, kung sakaling magagamit sila ng kalesa, kung madaling araw, nga gaya nung sabi ko kanina, tapos hapon pa yung dating nila, ganun kalayo, sir. Tapos hindi biro yung mga dadaanan nila. Yung sabi ko nga sa inyo, mga ilang bundok pa, sir. Ilang bundok pa. Ito yung mga nakakatakot na part. Ito yung mga nakakatakot.
part, sir. Yung matanda, habang bumabiyahe sila, si Lolo yung nag-ano ng kalesa. Palitan kasi sila ni Father, hindi niya tunay na pangalan. Oo, palitan sila. Si Lolo yung nagkakalesa. Tapos meron pa silang isang kasamang yung talagang nagko-control doon. Ano bang tawag doon sa nagko-control nun? Basta, hinete ata eh. Tapos, nung sa kalagitnaan, sobrang dilim nun, sir. Sobrang dilim. Oo, kasi madaling araw eh. Sobrang dilim yung biyahe nila. Tapos, kung mapapansin mo, may mga usok-usok sa daan. Imagine ninyo na lang ha, sobrang dilim. Walang ilaw kasi wala namang mga poste-poste dati. Hindi gaya nung ngayon. Tapos, lubak-lubak yung daan. Ang tamang source lang ng light nila, eh yung lampara nilang dala. Oo, lampara na dala ni Father. Oo, so yun lang talaga, wala nang iba. Tapos kinakausap nila ng kinakausap yung matanda, hindi sumasagot, sir. Never nang sumagot, walang imek na kahit na ano. Medyo kinakabahan na sila, Father. Sabi ni Lolo, Father, kinakabahan na ako, ah. Kinakabahan ako, parang may hindi tama. Sabi naman ni Father, huwag kang mag-alala, iho. Kasama mo ako. Tsaka kasama natin si Papa God. Yun yung sabi niya. So, siyempre, yung hinete, tuloy-tuloy lang sa kanilang dadaanan. May mga nakakasalubong silang biglang mga tumatawid. Hindi nila alam daw nila, Lolo, kung ano yung mga biglang tumatawid. Pero nakikita niya parang isang anino lang muna. Tapos biglang tatawid dun sa may kalesa nila. Totoo to, sir, ha? Biglang parang kinikilabutan ako. Oo, promise. Tumatayo lahat ng balahibo ko. May imagine nyo, di ba, abang nasa kalesa kayo, biglang may tatawid na mabilis from anino, tapos parang biglang nagiging taong asong lobo. Oo, parang nagiging asong lobo, sir. Ganun kabilis. Mga ilang ano yun, mga tatlong beses daw nangyari kala Lolo. Oo, sabi ni Lolo kay Father, Father, nakita mo yun? Sabi niya, oo, pero huwag kang mag-alala. Kasama mo ko. Yun lagi ang sinasabi. Hindi nila makausap yung matanda, hindi din nila makausap yung mismong hinete, yung nagko-control ng kabayo, kasi nga, syempre, parang nagpo-focus din at natatakot na rin siya. So, patuloy lang silang bumabiyahe hanggang sa isang punto. Pagkatapos, may dumaan ulit na isang anino, biglang napahinto yung kabayo. Oo, napahinto yung kabayo, nagulat sila. Yung hinete na nagko-control dun sa kabayo, parang kinabahan. Kinabahan siya, sir. Kahit sino naman siguro kakabahan, biglang ihinto yung kabayo mo. Hindi yung biglang, di ba tumatakbo, tabi yung ihinto yung pabagal. Hindi, biglang winto talaga, as in parang stop daw. Parang alam mo yung parang may something na nabunggo, pero wala namang nabunggo. Oo, bigla lang huminto yung kabayo mo yun. Tapos yung kabayo na yun, parang, yung hindi mapalagay yung kabayo. So kinakabahan, pati na rin si Father, kinakabahan na din siya. Kinakabahan yung lolo ko. Yung matanda, nakayuko lang siya. Oo, dun sila pinagtataka. Kasi kinakausap nila ng kinakausap yung matanda, ni Lolo tsaka ni Father, hindi na sumasagot, talagang nakayuko lang. Ngayon, yung hinete bumaba dun sa kalesa, sabi, Father, titignan ko lang muna. Titignan niya kung nagugutom, tatay niya pinapakainin. Ang ginawa nung hinete, pinakain niya muna. Pinakain niya ng damo, pero hindi. Ayaw talaga, pinainom ng tubig, ayaw. Ayaw talagang gumalaw. Ang sinasabi lang ng kabayo, oo, nakakaano na ako ah. Tapos, dun sa paghintong nila yon, may sunod-sunod na may mga tumatawid ulit na mabibilis na anino. Oo, sir, may tumatawid ulit na mabibilis na anino ah. Ang nangyari doon, biglang umihip ng malakas yung hangin, kumapal yung pag, alam niyo yung pag? Oo, yung pag. Basta yung pag, parang usok na makapal. Yun, nabalutan sila doon, parang napagitnaan sila ng pag, sir. Tapos parang may mga tumatawid na anino. Sinasabi lang lagi ni Father, huwag kayong matakot, kasama niyo ko. Yatay pa rin lang kausapin yung matanda, pero yung matanda, ganun pa din. Hindi pa rin sumasagot yung matanda, sir. Talagang nakayuko lang, pero nakadilat ha. Baka iniisip kasi ng iba na... Iniisip nung iba, nakatulog. Hindi tulog, sir. Naka-ano lang siya. Tulala. Nakayuko, tapos tulala. So, ang ginawa, hindi nila mapagalaw yung kabayo. Sabi nila, mukhang hanggang doon na lang yung kabayo. Kasi, may mga ganun kasi nung mga araw,
nung araw pa lang, may mga ganun-ganun daw. Parang tipong, alam mo yun, parang sa kotse, yung parang, ay, nasiraan na, wala nang makina. Pero syempre, sabi ng kutsero, sabi niya, never ko po itong na-experience, father. Ngayon ko lang ito na-experience na bigla yung kuminto yung aking kabayo. I-try niya yung gagawin niya. Meron kasi yung mga kutsero, mali yung sabi ko kanina, hinete, pang ano pala yun eh. Pang karera na kabayo eh. Yung kutsero, meron siya yung parang panghampas sa kabayo para di ba yung tumuloy. Kahit anong hampas nila, eh hindi nila mapatakbo pa rin. So ang ginawa ngayon, since yung kutsero lang ngayon nasa baba, tinray nila na bumaba lahat. So bumaba na yung tatlo, si father, si lolo, tsaka yung kutsero. Naiiwan dun sa kalesa yung matanda. Oh, naiiwan talaga siya. Naiiwan talaga siya dun, sir. Tapos siyempre, wala na silang magagawa. Tinray nila, tinray pakainin ni father, tinray pakainin ni lolo. Pero wala eh. Walang gustong gawin yung kabayo kundi mag puro ganun-ganun lang, sir. Puro ganun-ganun lang. Oo, puro ganun-ganun. Pero meron silang naisip kasi nung araw, pagka may nangyaring ganun, ibig sabihin may hindi magandang mangyayari. Oo, may something na mangyayari na hindi maganda, na masama ang kalalabasan. So para kontrahin yun, nung araw, kailangan yung kabayo, para mapatakbo nyo ulit, kailangan iangat nyo isa-isa yung paa. Eh di ba apat lang yung paa ng kabayo? Isa-isa nyong iaangat. Pagkatapos nun, magiging okay na, pwedeng-pwede nyo na siyang patakbuhin ulit. So ginawa nga ni Lolo, binuhat ng kutsero yung paa, yung isang paa, nag-successful, madali lang eh, binuhat lang eh. Pag-angat sa lupa, okay na. So may isa na sila. Ngayon, umikot ulit yung kutsero sa likod na banda. Inangat niya yung isang paa, pero nahirapan siya. Nahirapan siyang iangat. So ang ginawa, sabi, Father, iyo. Tsaka iyo. Hindi ko kaya, kailangan ko ng tulong. So si Lolo bilang isang matulungin, siya muna yung tumulong sa kutsero. Pagkaangat nila ng paa, nakakatakot talaga, kinikilabutan talaga ako, sir. Pagkaangat nila ng paa, sabi ng kabayo, gumagano pa rin yung kabayo. Pagkaangat nila ng paa, nagtulong sila, medyo nahirapan sila, pero successfully, naiangat nila yung paa. So may dalawa na silang paa. Ngayon, lumipat na sila. Tinray nila yung isa naman, yung pangatlong paa. Hindi nila maiangat ng dalawa. Father, kada angat ng paa ng kabayo, mas lalo silang nabibigatan. Oh, nabibigatan sila ng sobra. So ang ginawa ni father, inano siya, ang tawag ito, tumulong na siya dun kay iho, kay lolo, pati dun sa kutsero. So sige, sabi ni father, sige, pagtulong-tulungan natin tatlo. Ginawa nila, pinagtulungan nilang tatlo. Oo, inangat nila yung paanong kabayo. Medyo hirap na hirap sila, pawis na sila. Siguro mga 15 minuto silang inaangat, bumibilang pa sila ng 1, 2, 3. Oo, hindi nila maiangat hanggang sa nagsabay-sabay sila, pagbuwat nila, naiangat nila, pero kakaramput lang. Sobrang kakaramput lang, pero naisuccessfully nilang naiangat. Oo, so meron na silang tatlo. Tapos, pagkatapos nun, sabi, yung huling-huli talaga, natakot ako ah. May nagsalita. Oo. May nagsalita. Ay, natakot ako tuloy. Tapos, ang nangyari dun, yung last na pa, kasi yun daw yun eh. Kailangan mong maangat yung apat na paa ng kabayo. So, ang nangyari dun, inangat nila yung last. Teka, lalakihan ko yung paa ng kabayo. Ayan, makikita nyo dyan yung paa ng kabayo. Ayan. Yung part na yan. Yan yung pinagtulong-tulungan nilang iangat ni lolo, ni father, nung kutsero. Eh, hindi nila makatulong yung matanda kasi hindi nila alam kung ano. Sabi ni lolo, hindi nga namin alam nung mga araw na yon kung anong nangyari, kung bakit hindi gumagalaw na yung matanda. So ang nangyari na yun, yung last na paa nila, kahit anong angat nila, hindi umaangat yung paa. Tapos nagdaanan daw ulit yung mga anino, na sobrang dami ng anino na hindi na lang nila pinapansin kasi sobrang takot na takot na sila. Gusto na nilang makaalis. Kung hindi nila gagamitin yung kabayo para makaalis, mahihirapan lalo sila kasi sobrang layo, tapos ganun yung lugar, sobrang kapal nung pag, tapos may mga madaming anino, nakala mo parang mga werewolf yung nangyayari. So
lahat sila natatakot na, pinipilit na nila kahit anong mangyari, tapos lumalakas yung ihip ng hangin, sobrang dilim, yung lampara nila, eh lagi na lang kamuntik-muntik ka nang mamatay. So nung inaangat na nila daw, nila lolo, totoo, baka kala niyo kasi nagbibiro ako, totoo ang kwento. Nung inaangat na nila yung paa, nung kabayo, silang tatlo pinagtutulungan ayaw, parang sabi nila, parang kailangan natin ang tulong ng matanda. Ngayon, tinry nilang gisingin yung matanda. Eh gisingin, tinry nilang kausapin yung matanda pero wala pa rin. Nakatulala lang sa lapag yung matanda habang nakayuko. Oo, nakatulala lang siyang ganun, hindi siya umiimik, walang imik na kahit ano. Kinakabahan sila, bumalik sila doon tatlo dun sa paa. Pilit na nilang inaangat yung paa kasi sobrang kapal na ng usok. Nandun sila sa gitna eh. Tapos yung kabayo sabay, gumagano lang. Alam niyo yung ginawa nila? Ang ginawa nila parang, sabi niya parang wala na tayong ibang choice, kundi ibuhos ang ating lakas, sir. Nung pagbuhos nila yung lakas, pagkaangat-angat nila, bumilang sila ng isa, dalawa, tatlo. Pag isa, dalawa, tatlo, biglang tumingala yung matanda. Naiangat nila yung paanong kabayo. Oo. At ito pa yung pinakagulat nila. Biglang nagsalita yung kabayo. Sabi, akin yan! Yun pala merong piso. Yun pala merong piso doon na nakita yung kabayo. Doon sa paanong kabayo may piso. Tinabakan. Sabi ng kabayo, akin yan! Akin yan, huwag kayong maglulong. Ray ko, hindi, totoo. Kasi, gusto nung kabayo yung piso. Yung matanda, kaya nakatingin din sa baba, nagkahanap din ang piso pala. Kaya, sabi ni Jip, sa wakas nakanood ulit ng Live Story Time, Good Morning Cap, pag-greet po ng kapatid ko si Tam, lagi din siya nanonood, Alay first game, bawi na lang, good luck po sa games. Ang saitan dyan ko. Pero yun talaga yung totoo yun talaga yung na-experience ng lolo ko, sir. Yun talaga. Sobrang nakatakot,